Ayan, goods na sir. Monitor ko lang doon. Yan, good evening po sa lahat. Wait lang, monitor ko lang para at least ano. Yun. Yan, good evening po sa lahat ng mga ano po, mga viewers po natin this for tonight. Ayan, ang bilis-bilis po, 1,900 viewers na po. As of the moment. Ayan, so welcome po sa free live lecture po hatid sa inyo ng Dr. Carl Balita Review Center. this is our way to, po to give back to the people who supported Dr. Carl Balita. Ayan, so maraming salamat po sa inyo sa almost 4 na milyon na tumulong kay pumili kay Dr. Carl Balita, tumulong po sa kanya, nagkampanya po sa kanya. This is our way po to give back to you and to the community as well. Ayan, and ano po, sa mga may extra stars po dyan, you can send your stars po para mas makapag-produce pa po kami ng marami pa pong mga live lectures for you soon. Ayan, magiging regular po namin ito na parang segment from time to time, every week, at least once a week, para po makatulong po tayo sa mga hindi po kayang makapag-afford ng review, especially those who will take the exam this June and this September. Sobrang dami na po ng mga live lecture, free lectures na binibigay ng Dr. Carl Balita Review Center, that mostly mga libre po yan para po makapag-give back nga po kami sa inyo. Ayan, sobrang dami ng mga stars na giveaway. Thank you so much, Ma'am Melody Castillo, for the 75 stars. Parang streamer ang peg. Wait lang, set up ko lang yung ano natin ha, audio natin para mas clear yung audio ko kumpara sa kanina. Ayan, yung ngayon lang ako nagsiset up bigla. Ayan, so again, welcome po sa mga viewers po natin for tonight. Ayan, so magle-lecture po tayo ngayon lang libre para po sa inyo, para po matulungan po nga yung ating mga aspiring professional teachers, mga nangangarap na maging lisensyadong mga profesional na mga guro. Kagaya po ni Ma'am Aya and recording the rest in po, progress. Sir Janus, Sir Prince, and sobrang dami po ng mga natulungan ng Dr. Carl Balita Review Center. At malay po natin, andito na po sa mga viewers natin ang susunod na mga top notchers. Ayan, so prepare po muna natin yung ating slides before tayo mag-start. Again, ayan, welcome po to our free live lecture. I am Ries Aranas, top 2 of the September 2017 licensure examination for teachers and a proud product of Dr. Carl Balita Review Center. Ayan, so pabutin nga natin ng ano, pabutin natin ng 2,200, gano'n na lang, hindi na masyadong marami yung ating viewers before tayo officially mag-start. Nasa 2,100 viewers na po tayo as of the moment. Ayan. Okay. Ayan, ang dami-dami na po agad. Ayan, 2,200, agad kakasabi ko pa lang. Taasan natin yung goal. 2,300 before officially mag-start, para marami agad na para wala pong masyadong maiwan, because this video will not be uploaded sa Facebook ni Dr. Carl Balita. Ngayon lang po ito, mapapanood nyo yung live after neto, hindi po ito ma-upload. So manood na po kayo ngayon kasi hindi nyo na po ito mapapanood po mamaya as a recorded version. Ayan. So ayan po. Hello po sa lahat. Good evening po. You can send stars po anytime kung may mga extra stars kayo dyan. Baka naman. And by the way, mamaya, may mga available po tayo na mga books na pwede po ninyong mabili at ma-order from CBRC, especially those mga nagsi-self review. Meron po tayo mga available po na mga libro po na pwede niyo pong magamit kahit kayo po ay nagsi-self review lang. Ayan, for a while lang po ah. Ayusin po muna natin yung ating pang monitor. Dalawang cellphone na gamit natin para at least ano. Yan, sobrang dami na ng mga nagbibigay ng stars ko. Medyo yayaman tayo nito, Ma'am Mina. Joke lang. Medyo yayaman pala. Yun pala yung goal sa buhay. Ayan, so yung mga stars po na binibigay po natin will be used po to fund po yung ating mga projects in CBRC, which will help us provide po yung mga live lectures, yung atin pong mga binibigay po na mga mga tulong po sa mga communities po na nangangailangan ng tulong. Ginagawa po yan ng CBRC from time to time. Alam nyo yan kasi lagi po namin ginagawa po yan. Ayan, as of now, meron na po tayong, bakit hindi ko ma-monitor kung ilan na yung nanonood? Wait lang. Ayan. 2,400 na. Sige,
last 100, 2,500. Pag umabot ng 2,500, start na po tayo. And officially, mag-start na po tayo. Kaya mga alam, mahabaan natin, mga sakto tayong isang oras mag-start. Mga 6, ano. Ayan. Ang dami ng mga stars, ah. Galing naman ang mga taong bayan. Ang yayaman naman ang mga taong bayan. Ayan, good evening po. Maraming salamat po sa especially sa mga passers na nandito ngayon, na nakikinig pa rin. Hindi pa ba kayo nagsasawa sa pagmuka ko? Ayan. Sa mga passers na nandito po nanonood, hindi pa ba kayo nagsasawa sa pagmuka ko po? Kasi andito po nanonood pa rin po kayo sa amin. Ayan. Maraming salamat po sa inyong suporta sa Dr. Carl Balita Review Center. Ayan, 2,500. Nakakasabi ko lang. Okay, so let's officially start na po. And again, while ongoing po yung live lecture natin, i-mention po namin yung mga available books na pwede nyo pong i-avail. You can just comment po. Comment nyo lang po dyan sa ating comment section po yung ating yung mga orders na mga libro. And or pwede nyo po i-message ang Dr. Carl Balita Review Center. Lagay nyo lang ano, para indication na kayo po ay umorder while ongoing po yung live session natin. Chat nyo lang Ray Aranas, tapos mention nyo yung mga orders ninyo na libro sa Carl E. Balita na messenger account. Dito mismo sa ating messenger. Or pwede nyo pong i-comment kung ano po yung inyong mga gustong i-avail na mga libro. May mention po natin mamaya kung ano po yung mga available po natin na mga books na siguradong makatulong sa inyo para mag-top, pumasa sa board examination at makuha ang pinapangarap niyong lisensya. Ayan, so sobrang dami ko ng mga sinabi. Let's start with our first question for tonight. This will be a rationalization type po na rationalization type po na lecture. Ayan, so we will be rationalizing different questions sa professional education. Sasagutan po natin, explain po natin bakit yun po yung tamang sagot. Ayan, i-hide ko lang yung ating meeting controls para hindi po ano. Okay, let's start with question number one. An act known as the Philippine Teachers Professionalization Act of 1994, which is intended to strengthen the regulation and supervision of the practice of the teaching profession in the Philippines. Anong bastas daw po yung tinatawag din na Philippine Teachers Professionalization Act of 1994? And the purpose of this law is para pagtibayin ang pag-regulate sa mga at pag-supervise sa mga teachers in the Philippines. Ito po, ito tatandaan natin. Before the time of Marcos Senior, to be specific, ayan, hindi po regulated ang teaching profession in the Philippines. Although nag-e-exam pa rin sila pero nagte-take sila ng examination, civil service exam. It's not the board examination or the licensure examination for teachers na meron tayo ngayon. Which is why ang teaching dati was not considered as a board course, non-board course kumbaga ang teaching dati. In fact, dumating nagsimula po ang education course as a two-year course dito sa Philippines. Nag-start po 'yan nung Spanish period pa lang nung nagtatag ang mga Spanish ng mga normal schools in the Philippines. Normal schools are intended to develop or to train mga future teachers po, yung mga education students. Ayan. So saan sa mga sumusunod daw si Philippine Teachers Professionalization Act of 1994? That is RA 7836. Always po ninyong tatatandaan yan. Sa lahat ng mga batas, when it comes to the teaching profession, ito po yung pinaka-importante. Why is this the most important law in the teaching profession? Kasi ito yung dahilan kung bakit meron kayong licensure examination for teachers. Again, ulitin ko po, ang RA 7836 ang dahilan kung bakit meron po tayong licensure examination for teachers or LET. Yan po ang dahilan. Ang purpose po niyan is to strengthen the regulation and supervision of the teaching profession in the Philippines para ma-regulate po yung pagtuturo, para po masigurado po natin yung kalidad ng mga future teachers po natin. Nagkakaintindihan po tayo? So the answer will be RA 7836. Kailan po ba naipasa ang batas na ito? So it was passed in the year 1994, andito sa mismong batas na po, Philippine Teachers Professionalization Act of 1994. So naipasa siya noong taong 1994 mismo, my birth year din po yan. So this was during the time of Ramos, if I'm not mistaken. This is also the same year kung kailan naitatag ang DepEd, I know, the CHED and the TESDA. Sorry, the CHED and the TESDA, that's RA 7722 and RA 7796 respectively. Ayan.
So maraming salamat sa mga nagsisign ng stars, Ma'am Ange Alvarez. Thank you so much po sa mga ano 99 stars, 'di ba? 'Di ba? Ang yaman-yaman naman ni Ma'am Ange Alvarez. Okay, let's go to the next question po natin. Ay, lumabas na agad. Lumabas na agad. Number two po natin, among the following, which directly qualifies the teacher to be at par with other professionals like professions like medicine, law, nursing, and the like. So tagalugin po natin, saan sa mga sumusunod ang nagka-qualify sa isang teacher to become at par? Ano ba ibig sabihin at par? Equivalent or equal to other professions. So paano daw tayo naging equal? Paano magiging equal ang isang teacher candidate to other professionals from the field of medicine, law, nursing, for example? So ano po yung kailangan i-take ng isang teacher candidate para maging at par siya or equivalent to other professionals? That is the licensure examination for teachers. Licensure examination for teachers. Ito po yung importanteng i-take ng mga teachers, of course, sa mga teacher candidates, para naman maging equivalent sila sa mga profession, other professionals like nurses, mga doctors, physicians, lawyers, yun po. Pero, okay, tandaan po natin, hindi po lahat ng licensure examinations, singit ko lang, hindi po lahat ng licensure examinations in the Philippines are provided by the PRC. There are some professions na hindi po hawak ng PRC. Okay? But most of the professions in the Philippines, hawak po yan ng PRC. Most of the professions, but not all. Halimbawa, yung law, hindi po sila hawak ng PRC. Kaya yung mga gusto maging lawyers, hindi po sila nag-a-apply na exam sa PRC. Kaya nga, bar exam yung tawag sa kanila. Dati din po, yung mga seafarers natin, hawak po sila ng PRC dati. Okay, previously, yung mga seaman, mga ganon. So ngayon, nilipat na po yung examination ng mga seafarers para maging professional din sila in their field. Sila na ay nag-take ng examination under Marina. Pero dati, hawak sila ng PRC. But in the case of the teachers, we are under the PRC. Klaro tayo? Ayan, nasa 3K na po yung mga viewers natin. Sobrang dami na po ng mga stars po natin. Ayan, so singit ko lang po sa inyo before tayo mag-proceed to number 3. Ayan. So meron po tayong mga available na textbooks po ngayon for review books po natin. Ngayon, available po yung mga sumusunod. Number one, we have Ultimate Learning Guide, the ULG na worth 500 pesos. Meron din po si UTG or the Ultimate Testing Guide, which is also 500 pesos. So ano pagkakaiba ng Ultimate Learning Guide sa Ultimate Testing Guide? Si Ultimate Learning Guide is more on concepts. Si Ultimate Testing Guide naman is, as the name implies, question-based po siya. May mga questions at may mga rationalization. So, pwede po kayong pumili sa dawa, ULG or UTG. And available din po yung mga yellow books po natin, especially Yellow Book 3.0 na worth naman 250 pesos andito po sa record ko. And yung Prof. Ed and Gen Ed Bullets na 2021 version, yun po ay available for 300 pesos each. Ayan. So, kung gusto niyo pong mag-avail, i-chat nyo, comment nyo lang po dito kung ano po yung gusto nyo i-avail together with your full name and your address para po ma-message po kayo later on ng ating in-charge po sa inyong mga orders. Or you can PM po directly yung Carl Ibalita public figure, PM nyo po, sabihin nyo po yung order nyo na libro, lagay nyo lang Ray Aranas para alam ng mga taong bayan na umu-order kayo while ongoing po yung live natin. Ayan, so maraming salamat po. Let's go to number 3. Singit natin mamaya yung mga another books po natin for majorship naman. Next, what needs to be eliminated so that schools can be transformed into a learning community? Again, what needs to be eliminated so that schools can be transformed into a learning community? So saan daw sa mga sumusunod ang kailangan nating tanggalin or alisin? Ayan, saan kailangan nating alisin or tanggalin? Excuse me lang po, may kailangan lang po tayong sagutin ng Mervin. Again, saan sa mga sumusunod ang kailangan kong alisin para mas gumanda po yung ating mga school. So para mas gumanda yung mga processes po natin sa mga schools po natin. So alin po kaya dito ang kailangan natin tanggalin? Letter A, tatanggalin ba natin dapat si collective inquiry to best practices? So identify natin
dapat ba tanggalin yung collective inquiry to best practices? Of course, the answer would be no. Kasi maganda nga, best practices nga, tatanggalin mo yung best practices. So, we will not answer letter A. Okay? Kasi nga, best practices sa pinag-uusapan dito. Yun nga po yung gusto nating implement, di ba? The best practices. Letter B, commitment for continuing improvement. So, aalisin mo yung improvement, magiging pangit na siya. So, we will not answer letter B. Hindi natin i-eliminate yung continuing improvement kasi nga yun yung purpose natin. Gusto po natin na mag-improve. Ayan, may mga nag-order na. Letter C, centralized governance. Ano bang meron sa centralized governance? Actually, may dalawa tayong klase ng governance. We have centralized and decentralized. Okay. Pag sinabi natin centralized governance, parang ganito. Kung centralized tayo, lahat po ng mga decisions na ini-implement sa mga eskwelahan natin manggagaling lang sa main office ng DepEd. Okay, kumbaga walang decision, walang kapangyarihan si principal to decide for their school kasi centralized, naka-focus kung sino lang yung nasa pinakatuktok, yung Secretary of Education, siya lang masusunod. Walang karapatan na mag-decide si principal. Yun po yung centralized, which is pangit. Bakit po pangit ang centralized? Kasi pag sinabi nating centralized, tinatanggalan mo ng empowerment yung mga leaders po dun sa mga mismong schools like the principal. So hindi na sila pwede pong makapag-decide for their school. Hindi na pwede magkaroon ng localized na mga policies, depende po sa division. So ganun po yung mangyayari. There are some instances po kasi na yung mga policies po na in-implement halimbawa sa Manila, hindi po siya applicable halimbawa sa probinsya. So may mga ganong cases po. So hindi po advisable centralized. Ano maganda? Decentralized. Ano ba yung sabihin ng decentralized? Yes, meron pa rin sinusunod na nasa pinakataas, sa Secretary of Education. Pero kahit na may Secretary of Education, meron din po tayong mga regional offices ng DepEd. So may Secretary of Education na siyang head sa national, pero meron ding namumuno dun sa mga bawat regions. Ang tawag naman dun ay regional director. Sa bawat mga regions naman, merong mga divisions, tinatawag na divisions. At sa bawat division, it could either be a province or a city, kapag sinabi nating division, ayan, andyan naman po yung mga superintendent. So pwede naman sila kayong mag-decide for their respective division. Pwede sila mag-implement ng mga policies na unique lang sa division nila, na applicable lang sa division nila. Yun yung decentralized. Sa baba naman ng mga divisions, meron tayo yung mga respective districts po natin. Sa district naman, meron tayong leader na tinatawag na supervisor. Supervisor, DepEd supervisor. Ganon. Okay. At ang bawat district, binubuo naman po yan ng mga schools, ng mga specific na mga schools, elementary or secondary. So sa bawat school naman, meron tayong leader which is the principal or the teacher in charge in some cases kasi may mga schools na hindi talaga principal yung naka-install as the leader, may teacher in charge po yung nakalagay na parang nag-a-act din siya as the principal, the school head. Ayan. So, ibig sabihin, si letter C, tatanggalin natin dapat kasi mas maganda sana kung decentralized instead na centralized. Letter D, shared mission, vision, and values. Maganda po ba yan? Yes, of course, kasi mission, values, as the name implies, values, maganda na po yan agad. So we will answer letter C kasi dapat decentralized tayo. Ayun. Ayan, so sa mga nagtatanong naman po sa ati for the majorship, available din po yung ating majorship. Ayan, mathematics, 600 pesos. Depende po to sa kapal ng libro. Yung libro kasi ng math sobrang kapal eh. Yung TLE, 600 din. Yung English, the same po, 600. Yung Values Education, 300. Yung Filipino, 250 pesos. Yung MAPE, 300. Tsaka yung Soksay at Physical Science ay both 250 pesos. Yan po as of now, yung available books natin. So wala pong na-mention po dito na Biological Science so far. Ayun. So, sa mga gusto pong order, ayan, may mga nag-order na po. So, sige, dyan lang po yung mga comments po ninyo. Huwag kayong mag-alala, babasahin po namin yan mamaya para ma-arrange po agad yung mga orders niyo at para ma-contact din po kayo agad. Ayan, ulitin ko po, for majorship, available po yung ating ULG for 500 pesos, UTG for 500 pesos din po, Yellow Book 3.0, hindi pala to majorship, no?
250 pesos. Yung Prof Ed at Gen Ed Bullets na 2021 version ay both 300 pesos. Yung majorship natin, for math, 600 pesos. Ayan, for English, 600 din po. TLE is the same, 600. Values Education is 300. Filipino is 250. Andyan din po si MAPE for 300. Soksay for 250 at Fisay for 250. So again, sa mga gusto pong umorder, ganito po yung gagawin ninyo. Makinig po mabuti. So, ilagay nyo po yung pangalan nyo, full name nyo po with your address. Tapos ilagay nyo po kung ano yung order ninyo. Ayan, kung ano mga libro yung order ninyo. Halimbawa, gusto ko ng ganito. Gusto ko ng libro para ano sa para makapasa ako sa examination ng Hogwarts entrance exam, mga ganon. Ha? Okay. Para alam namin kung ano paano namin i-deliver sa inyo mga order, ha? Anyways, babantayan po 'yan ng monitor po natin mamaya. Yung sobrang dami na po. Sir Jay, kung nanonood ko ngayon, sobrang dami na ng kailangan mo ipaano na mga orders. Malaloka ka mamaya, ang dami ng orders. And ayan, maraming salamat po sa mga nag-send ng stars. You can still send stars para po makalikom po tayo ng enough na ano po, na funds para mag-continue po tayo makatulong sa ating ano sa society, sa community. 'Yun po yung ating ano, so social ano po, responsibility as a company. That's Dr. Carl Balita Review Center. Now, let's go to number 4. Ayan, very good naman sa mga sumusunod sa instructions. So, what can be done with too much TEI unless quality as evidenced by 20 to 30% less let passing rate? So, ano daw gagawin natin sa sobrang daming TEI? Ang question muna, ano ba yung TEI? TEI stands for Teacher Education Institution. Again, TEI stands for Teacher Education Institution. Ano po ba yung mga TEI? Ito po yung mga colleges or universities or mga higher education institutions na nag-o-offer ng teacher education course. So halimbawa, kung yung college mo merong education, kahit isang course lang yan or kahit isang major lang, consider na siya as TEI. Okay, basta may education silang in-offer, TEI po yan. Anong halimbawa ng mga TEI? Of course, andyan papasok yung PNU, yung De La Salle, they are both mga centers of excellence in teacher education. So yun po yung mga schools po natin na considered as TEI. So ano nung gagawin natin kung sobrang dami ng nating mga TEIs, nating TEIs dito sa bansa, sa Pilipinas, sobrang daming teacher education institutions, pero karamihan naman daw ay mababa ang quality kasi madalas nakita sa let rating nila 20 to 30% lang ang pumapasa. Anong gagawin natin sa mga schools na yon? Question. Sila ba ibibigyan natin ng accreditation? Letter C. Pwede ba natin silang bigyan ng accreditation? Mag-apply for you. Accreditation for substandard TEI. Ang sagot po natin sa letter C, no. Mali po si letter C. Because we cannot give accreditation to schools which are considered as substandard. Substandard nga, ibig sabihin substandard below the standards. Ibig sabihin, mababa sila sa standards. Tanan po natin, ito po sa batas pamansa bilang 232 or Education Act of 1982. Ang mga schools po natin, they are encouraged to go beyond the standards set by the government. Ganito po kasi, ang mga colleges, universities, or even mga basic education schools po natin, elementary, secondary, kinder, meron po silang standards na nakaset. Ayan, meron po silang standards na nakaset. Ayan, meron na po tayong ano, para sa mga book orders po pala, ayan na, meron na pong instructions po sa inyo. Ang bilis-bilis na ng mga ano ng in-charge po natin. Ayan, sa mga orders po, huwag nyo na po i-chat yung mga orders niyo. Punta na kayo diyan sa Google Form, nandiyan po naka-pin po sa comment section. Ayan, para mas mabilis po kayo maka-order at magawan agad ng paraan. Ayan. Very good naman. Thank you so much po. Again, kailangan po ma-meet ng mga colleges, universities, and all schools in the Philippines yung standards na iseset ng government. Kapag ang isang school ay na-achieve ang standards, ibig sabihin, continuous yung operation nila, walang problema. Kapag below the standards sila, of course, ano mangyari doon? Ibig sabihin, pangit yung school, pangit yung quality. Anong gagawin natin sa mga schools na yon? Okay, yun yung tanong. Kapag naman above the standards, yun yung mga schools na binibigyan ng accreditation. Yun yung mga schools na binibigyan ng accreditation. Ano bang purpose ng accreditation? Para of course ma-encourage yung mga colleges and universities to go beyond the standards. Kasi once a school is accredited, of course may mga benefits yan.
pwede sila mabigyan ng funds, especially if that is a state university. May mga ganun po tayong mga set up po sa mga schools natin sa Pilipinas para yung mga schools po natin mag-go beyond the standards po natin. Okay? So, hindi po natin nasasagot si letter C. Hindi po pwede si accreditation kasi substandard. Kailangan above the standard ka para ma-accredit ka. Letter D, sending teachers for expert study. Pwede naman. Magpadala tayo ng mga teachers sa ibang, ipapatrain natin sa ibang bansa. Pero hindi siya assurance na itong passing rate na to ay ma-increase natin. So, still, we cannot answer letter D. Letter B, extra support of the TEI from the region. Pwede din naman po siya yung support from the region, pero most of the time this will be applicable lang po siguro sa mga state universities na hawak po ng gobyerno, kasi sa mga private universities, private schools po natin, syempre private po sila. Ayan, and when it comes to the funding, of course priority po ng government yung mga state universities or state colleges kasi yun po ang hawak ng gobyerno. Ayan. Letter A, closure of substandard TEI. So we will answer letter A. Bakit letter A? Kasi nga, less quality, ibig sabihin ng less quality, mababa ang quality, ibig sabihin substandard. At kapag substandard, below the standards, anong gagawin po natin? Sobra-sobra ng mga colleges po natin na nag-offer ng teacher education. We will close those, yung mga substandard. Not we will, but CHED po ang nag-order po niyan. But that is after due process. After due process. Hindi po na sobrang baba ng performance ng school ngayon, maka-close na po agad the next year. Hindi po ganon. Okay? So, after due process po yan. And bibigyan po sila ng warning ng CHED na kailangan nila ma-improve yung kanilang performance. And this applies not only to the education course, but all courses as well. Kailangan maganda yung performance ng mga colleges. Which is why, yung mga colleges kung saan kayo graduate, lagi nilang sinasabi na kailangan yung galingan sa board exam, kailangan mataas yung performance nyo because you are not only bringing your own name pagdating na sa board exam. Kapag nag-take ka ng board exam, hindi lang apelido mo yung dala mo. Tandaan nyo, dala mo rin yung pangalan ng school kung saan ka graduate. Okay? So kung mababa yung performance ninyo ng batch ninyo, maapektuhan din po yung school. Okay? So kailangan natin ng preparation for the board exam. And that is, of course, andito naman na kayo, nanonood na kayo, with Dr. Carl Balita Review Center. With CBRC, sigurado yan. In the January examination, nakapag-produce tayo ng 35 top-notchers. In the March examination, 25 top-notchers. Noong September last year, 42 top-notchers. And this June, siguradong mas marami na naman yan. And malay nyo, kayo ng susunod ng mga top-notchers sa CBRC. Ayun. Let's go to number 5. Ayan. Wait lang po. Which program directly embodies the pre-service and in-service programs for teachers? Ayan, pre-service and in-service programs. Ano ba yung pre-service and in-service program? Ganito. Kung education student ka, you are undergoing pre-service training. Kung ikaw ay college pa lang, ikaw ay nag-aaral pa lang ng education, be it ikaw ay nag-take pa lang ng mga subjects or ikaw ay nag-practice teaching na. Ayan, so covered yon ng pre-service training. Okay, so nung time na nagpa-practice teaching ako, pre-service training ko yon. Nung time na nag-aaral pa ako ng mga subjects ko sa prof ed and gen ed, nung college, pre-service training ko yon. Yun yung preparation ko para maging teachers. Ayan, maging teachers. Ang rami ko pala. In-service program naman or in-service training, eto naman yung training po na binibigay natin binibigay sa mga teachers na po talaga. Kapag nagtuturo na, nagpa-practice na talaga ng teaching profession. Ayan. And tandaan niyo po, ang agency, ang government, parang agency po na in charge with the training of the teachers po natin, especially those in the public schools, may bagong batas po na nilagdaan si Duterte. It was institutionalized na NEAP na po ang magbibigay ng training programs, in-service training programs sa mga teachers po natin ngayon. That's National ibig sabihin ng NEAP? Search nyo lang. National Education Academy of the Philippines, if I'm not mistaken. Ayan, NEAP. Yun po yung nagbibigay ng in-service training program for the teachers po natin. Yung in short po ng in-service training, INSET. Yun yung training ng mga teachers na. Now, saan sa mga sumusunod po ang nag-i-embody po ng in-service and pre-service training natin? That is letter B, the TEDP or the Teacher Education Development Program.
Teacher Education Development Program. Hindi po basic education curriculum. Anong basic education curriculum pinagsasabi ninyo, ha? Okay. Yung basic education curriculum, yun yung ano, elementary, secondary, yun yun. K to 12, yun yun. Basic education yan, yung K to 12. Si Besra, hindi din po. Sagot po natin dito is si TEDP or the Teacher Education Development Program. Si Teacher Education Development Program po, ito yung parang ano, parang flowchart na kailangan sundin ng isang aspirant, teacher aspirant. Okay, from the time na papasok siya sa college until siya ay mag-retire. And ayun, either magpahinga na talaga siya, full retirement, or babalik siya sa mga teacher education institutions para maging instructor or maging professor. Ayan. Gagawa po ba kami ng new set of examinations para sa ano, para sa next curriculum, sa new curriculum? Of course naman, yes. Hinahanda na po ng CBRC, but for the September and June, we will use the old curriculum of CBRC. Meron din pong curriculum ang CBRC. Meron po kami niyan, meron po kaming course syllabus. Lahat po 'yan meron po kami. So we will also update kasabay po ng pag-update ng curriculum or ng TOS na ipa-follow po ng PRC. Ayan. So hindi po problema 'yan kasi alam naman po namin po kung ano po yung ginagawa namin. Naka-prepare na po yan lahat. But for now, ang amin pong curriculum is still the old curriculum kasi by September, old curriculum pa rin po tayo. Next year pa po yung new curriculum. Therefore, the earliest would be March 2023. Okay? Klaro tayo sa part na yon, ha? Okay. So again, sa mga nag-order po ng libro, meron pong naka-chat po dito. Ayun, meron pong naka-chat na meron pong chat po dito ang ano, ang ating admin po ng ating page na fill out niyo po para makapag-order po kayo ng inyong mga books. Pwede po ba makakuha ng hard copy ng reviewer? Libro lang po yung hard copy po namin. Wala po kaming binibigay po ng mga printable, mga wala pong mga ganon. So, mga books po yung aming ino-offer kasi gusto po namin maayos po yung mga reviewers na pinoproduce po namin. Okay? Let's go to question number 6. What is the core of the Teacher Education Development Program? So number 5 natin na question, ito, in-service and pre-service training program for teachers, it's TEDP. Ngayon, ang tanong dito, pangalawa, number 6, ano daw ang core ng Teacher Education Development Program? Ano ba yung core? The core is the center, the focus. Yan. Ano ba yung focus ng Teacher Education Development Program? Okay. So during the time na na-develop itong Teacher Education Development Program, the standards na sinusunod pa sa Pilipinas was still the NCBTS. Wala pang PPST po nung na-develop si Teacher Education Development Program. Therefore, ang isasagot po natin ay NCBTS or the National Competency-Based Teacher Standards. So ito yung core. Dito nakabase ang Teacher Education Development Program. Ano yung mga skills na dapat matutunan ng mga teachers? Ano yung mga dapat na qualifications na meron isang teacher? Nakapaloob po yan lahat sa NCBTS na merong 7 domains. Pero ngayon, hindi na po NCBTS yung ating, hindi na po NCBTS po yung ating sinusunod. Meron na po tayo ngayong PPST or the Philippine Professional Standards for Teachers. Tatandaan niyo po yan. Again, meron pa rin ba tayong NCBTS ngayon? Nag-i-exist pa ba ang NCBTS ngayon? Sagot nga kayo, nag-exist pa ba? Sinusunod pa ba natin si NCBTS ngayon? Yan, sinusunod pa ba si NCBTS? Hindi, iba si BTS ha, iba si BTS. NCBTS. Sagot po natin is no. We are now following the Philippine Professional Standards for Teachers or the PPST. PPST. Tandaan po natin yan. Now, may mga nagtatanong by the way sa akin, Sir, kailangan ko po ba mag-refresher course kasi next year pa ako mag-exam pero old curriculum po ako. Ganito po, kapag binasa niyo po yung resolution na pre-produce po or ni-release po ng PRC, ang nakalagay po doon, products of the, ano po, ang nakalagay doon, graduates of the old curriculum are encouraged to take refresher course before daw mag-take ng board exam if ever next year sila mag-take. So, encourage. Ano ba ibig sabihin encourage? Ibig sabihin ba na encourage, required kayo? Tanungin ko nga kayo, pag in-encourage ba kayo, required ka? O in-encourage kita? In-encourage kita na bumili nito, nire-require ka ba noon? Ayan. Kapag in-encourage ka, are you required? Ayun. So, of course, hindi. Ayan. Encourage lang po kayo. Ibig sabihin nun,
in-encourage kayo ng PRC to take refresher course para hindi kayo manibago dun sa new curriculum. But huwag kayo mag-alala kasi with CBRC, we will prepare you, kahit product ka ng old curriculum, we will prepare you to for the board examination kahit na naka-new curriculum pa rin yan. So we are starting the preparation as early as this month. Actually, last month pa lang, nag-prepare na kami ng ano po natin sa new curriculum. Hindi pa po na-release yung information na maging new curriculum, nakapaghanda na po ang CBRC niyan. In fact, meron kami mga course audit programs para sa mga schools na nag-offer ng education and we are already using the new curriculum. Matagal na po namin ginagamit yan. Actually, nung January pa lang, ay last year pa lang, naka-new curriculum na kami sa aming mga course audit programs. Okay? So, alam na po namin yung mga subjects po na kailangan po ituro. And we will give you the information regarding the new curriculum with Dr. Carl Balita. Ayan, may webinar po siyang nakaset para inform po kayo regarding the new curriculum po natin. Ayan, maraming salamat po sa mga nagsasend ng stars. Sobrang dami na daw ng mga nagsasend ng stars. Baka naman mag-send pa kayo. Baka naman mag-send pa kayo dyan. Mag-send pa kayo. Maraming pangkain lang, ganun. Pangkain lang. Gutom na gutom, Ray Aranas. Okay, gibit na gibit sa buhay. Iaasa na lang sa stars yung pagkain. Okay. Mag-earn po ba ng units sa mga nasa old curriculum? Again po, hindi po required ang mga old curriculum to take the refresher course. But you are encouraged para at least hindi po kayo mahirapan sa new curriculum or para daw hindi kayo mag-adjust masyado sa new curriculum. So, refresher course is encouraged but not required. Ay, wala pong nakalagay doon sa resolution na required. Encouraged pong nakalagay. Ayan. Okay. Sige. Anyways, maka-clarify naman po natin 'yan. Maka-clarify naman po natin 'yan once nag-release po ng instruction to si PRC. For now po kasi hindi pa po siya yung focus natin ngayon kasi 2022 pa lang tayo ngayon. Hindi may September, may June pa na exam, may September pa na exam. Ang layo pa po ng next year po na examination. So, sobrang tagal pa po kaya may dalawang examination pa na kailangan i-accomplish ang PRC. May June pa, meron pa pong September. Kaya, huwag niyo po muna masyadong problemahin yan. Ayan. Kasi next year pa po yun. March pa po yun. So, mga more than, more than 9, ilang buwan ba? Less than 1 year lang naman siya before ma-implement yon. Okay. Let's go to question number 7. Let's go to question number 7. Which is true of the periodic merit examination for teachers as provided for in the RA 7836. Again, ayan, saan daw sa mga sumusunod ang tama when it comes to the periodic merit examination for teachers? Ano ba si periodic merit examination for teachers? Now, kung gusto mong makakuha ng lisensya, ang kailangan mong i-take licensure examination for teachers. Pero ang periodic merit examination for teachers, iba. Kasi ang periodic merit examination for teachers ay para sa mga meron ng lisensya na nagtuturo na sa public schools natin. Public schools, ibig sabihin nasa DepEd na. Ulitin ko, kapag gusto mong pumasa ay makakuha ng lisensya, licensure examination for teachers. Pero pag ikaw ay nasa public school na, nagtuturo ka na sa DepEd, may license ka na, periodic merit examination for teachers naman ang ititake mo. The purpose is to, is for promotion. Merits for promotion. Not necessarily promotion agad kapag naipasa mo yan, but points or merits for promotion. Ibig sabihin nun, may malaki kang points na makukuha para ma-promote ka kapag naipasa mo yung periodic merit exam. Under the law, under the RA 7836, you are encouraged to take the periodic merit exam at least once every 5 years. At least once every 5 years. So, yun po yung chance mo para makakuha ka ng malaking points para ma-promote ka pag nasa public school ka na. Sir, bakit kailangan ko ma-promote pag nasa public school na ako? Kasi mas malaki ang magiging sahod mo habang tumataas yung position mo sa DepEd. Diba? Teacher 1, teacher 2, teacher 3, master teacher 1, 2, 3. Actually, nabago na nga po yung kanilang setup ngayon ng mga ranks po natin. May mga teacher in charge pa, may principal 1, 2, may mga ranks po yan sila. Okay, so hindi po, pagkapasok mo of course ng DepEd, especially pag nasa junior high at sa elementary ka, teacher 1 ka. Pero mostly sa senior high schools, may mga nakapasok na teacher 2 sila agad. Yan, especially doon sa mga galing sa ibang mga fields, hindi talaga sa sila education, sila yung mga nagtuturo ng mga major subjects halimbawa sa tech voc track at sa academic track. Kahit anong mga strands pa yan, EBM, GAS, STEM, UMS, yun po yung mga strands po natin. Now, saan dito ang tumutukoy sa periodic merit exam?
Consist of oral exam? Yes. Bakit po? Kasi ang atin pong periodic merit exam ay may oral exam. Yan, hindi lang siya written. So and yes, meron din siyang written part. Hindi katulad sa LET na written lang lahat. So may written exam, may oral exam kasi ite-test din kung paano ka magturo, ganon. Tapos number three, it will serve as additional basis for promotion. Yes, tama po siya. Pero number four, taken with a fee of 1,000 pesos per exam, hindi na po. Magbabayad ka lang kapag mag-a-apply ka for LET. Sa PRC ka magbabayad. Pero in the case of the periodic merit exam, wala na. Hindi na. Hindi ka na sa PRC mag-e-exam. Sa DepEd ka na mag-e-exam. Bakit po sa DepEd? Okay, bakit po sa DepEd? Kasi nasa public school ka na. Hawak ka na ngayon, DepEd. Hindi ka na. Although, yes, you are still under the PRC para dun sa license mo. Pero nagtatrabaho ka under the DepEd. Sila po yung nagpapasahod po sa inyo kapag nasa public school na kayo. Now, question. Lahat po ba ng mga may lisensya covered ng periodic merit exam kailangan mag-take niyan? Of course, hindi. Sinabi ko nga sa inyo, mga may lisensya na sa public school na. Ibig sabihin ako, halimbawa, I'm teaching full-time sa CBRC. Hindi ako nagtuturo ngayon sa public school. Therefore, hindi ko kailangan yan kasi hindi ko naman kailangan ito for promotion. Iba po yung basis ng promotion naman in the line of my work. Ayan. So, klaro po tayo? Okay. So, maraming salamat po. Ayan sa mga nagsisend pa rin po ng mga stars dyan. Baka naman. Ayan. Ayun. Dami ng stars ha. Tayo. Nakaipon-ipon na po tayo. So ang sagot po natin dito is 1, 2, and 3. It is a written exam, oral exam, and used as a basis for promotion. Very good. Ayan. Sino ng mga naka 6 points dyan? Naka 7. Sino dyan yung 7 over 7? Sige ha. Chat nga yung score ninyo kung 6 over 7, 7 over 7, 1 over 7, 2 over 7, 3 over 7. Sige nga, chat nyo yung score po ninyo. Ayun. Okay. Pwede na po ba, sir, mag-take ng LET ang graduating student? Yes, pwede ka na mag-take kung graduating ka. Basta mahabol mo yung filing na until July 25, 2022, if I'm not mistaken, July 25. So pag nakuha mo na yung TOR mo prior to July 25, walang problema. You can still apply. Ayan, mahahabol mo pa yan. Ayan, singa. Chat nga yung mga scores ninyo. Ayun. Very good naman yung mga scores natin. Walang problema dyan. And by the way, if you want more of CBRC, sinasabi ko sa inyo, hindi kayo mag-CC if you choose CBRC. Ngayon pa nga lang sa live lectures natin, di ba, ang dami po natin natututunan. Ayan, so, please, enroll with us if you want more. Kung gusto nyo po talaga yung entire review program po natin, enroll po kayo sa CBRC. Okay, let's go to question number 8. Which is true of LET passers? Which is true of LET passers? So, yan, pasensya na. Ang lakas ng ulan dito ngayon. So, sobrang medyo maingay. Sana clear pa rin po yung audio ko. Ilalapit ko na lang yung bibig ko sa microphone ko, ha? So, which is true of LET passers? Number one, letter A. Every LET passer daw is required to take the professional oath before practicing as a professional teacher. So, pwede ba daw na ang bawat LET passer daw kailangan mag-take ng oath before siya mag-practice as a teacher, before siya magturo. Ayan. Letter B, taking the professional oath before practicing as a professional teacher is optional. Ibig sabihin, yung mga LET passers daw, hindi daw sila required na mag-take ng oath. Optional lang yan, nasa sayo kung mag-take ka ng oath or hindi. Letter C, the professional oath can be taken before any professional teacher. Ayan, so pwede ka daw mag-take ng oath sa isang teacher din, sa isang professional teacher din. O ikaw, professional teacher, mag-oath ako sa iyo kasi LET passer ako, parang ganon. Letter D, the taking of oath must be within one month from passing the LET. Okay, ayan. So ang sagot po natin dito, it's letter A. It's letter A. Taking the oath is actually required or mandatory or compulsory po talaga na mag-take ng oath. Ayan. Hindi po pwede na mag-oath sa kahit kanino. Pwede po ba sa isang professional teacher? No. Mag-oath ka sa PRC mismo, kaya sila at sa harap ng Board for Professional Teachers, kaya sineset nila yung oath taking. And in my case po, ako po ay nag-take ng oath sa isang elected na executive official. Ako po ay nag-take ng oath sa harap ng mayor namin in Dawis, Bohol. Ayan, shout out po kay Mayor Sumailo ng Dawis, Bohol na ayan tinulungan pa ako
makapunta sa Cebu, binigyan ako ng ano konting tulong para makapag-register ako. Ayan, and ayun, nakuha ko yung license ko through the help of our mayor. And sa kanya pa po ako nag-oath, so medyo nakaabala pa ako at tinulungan pa ako at the same time. Ayan, so the answer is letter A. Ang lahat po ng let passers required po kayo na mag-take ng oath. Okay. In kailan po ba nagsimula po 'yan? Actually, nung RE 7836 na implement, automatically kailangan mo na mag-oath. Pero ganito po, ganito yung setup. Dati, hindi po required na umattend ka sa oath-taking ceremony. Ceremony yung pupunta ka talaga doon sa venue or mag-online kayo tapos manunumpa talaga. Dati hindi po siya required. Dati po, ang kailangan lang po ninyo ay pumirma doon sa tinatawag natin na oath-taking form. Pumirma doon sa oath-taking form. Kapag pinirmahan mo na yung ano, pag pinirmahan mo na yung oath-taking form, automatically goods na po 'yon. Ayan, pwede mo na po yung ipasa sa PRC. Ibig sabihin no, nag-oath ka na yung pinirmahan mo siya. Pero ngayon hindi na. Ang setup ngayon, nagsimula yan noong March 2017, ni-require na ng PRC na before ka mabigyan ng lisensya, before ma-release ang lisensya, kailangan mo munang umattend sa oath-taking ceremony, be it face-to-face na ceremony or online, kasi online na po ngayon yung ating ceremony. So hindi nyo naman kailangan na pumunta sa venue ngayon, especially dahil may pandemic po tayo. Okay? So the answer would be letter A. Required po lahat. Ayan, so maraming salamat po sa mga nakikinig, kahit sa mga pumasa na, pero andito pa rin, nanonood pa rin kayo, hindi kayo nagsasawa sa mga pumumukha namin, especially sa pagmumukha ko. Ayan. Maraming salamat po sa support sa Dr. Carl Balita, Review Center. Ayan, let's go to number 9. Let's go to number 9. Wait lang ha. Okay. Next question po natin. By the way, sa mga gusto pong umorder po ng libro, banggitin ko lang po ulit kung ano po yung mga available natin. ULG, Ultimate Learning Guide for 500 pesos. Ultimate Testing Guide for another 500 pesos din. Yellow Book 3.0, 250 lang po. Prof. Ed 2021 Bullets, 300. Gen. Ed 2021 Bullets, 300 pesos. And majorship po natin for Math, 600. English is also 600, TLA 600, values is 300, MAP is 300, Filipino is 250, SOCSAI 250, and FISAI is 250. Ayun. So may link po dito sa chat box if ever you want to order po. And you can also send stars para po makatulong po sa ating advocacy po na mag-produce po ng mga LET videos for you, free LET videos for you. And by the way, you can still enroll if you want to enroll for the June exam or the September licensure examination for teachers. You can enroll in any of our 120 branches nationwide. So search nyo lang yan. Sobrang dami yan sa Messenger. Limbawa, if you are in Gumaca, search mo lang CBRC Gumaca or Carl Balita Gumaca. Mahanap nyo po yan. If you are in Cagayan de Oro City, CBRC Cagayan de Oro City or Carl Balita Cagayan de Oro City. Kahit saan po sa Pilipinas, meron po tayo mga branches in all major cities and provinces in the Philippines. Ayan. Okay, let's go to number 9. Can a field examinee be qualified for the position of a para teacher? Ang isang bumagsak daw ba na examinee sa LET, ibig sabihin nag-take na siya ng LET tapos nag-fail siya, hindi siya pumasa sa board exam, pwede po ba siya mag-qualify as a para teacher? Ano po ba yung mga para teachers? Mga para teachers po ay yes, nag-take po sila ng board exam but they failed to pass the board exam. Kinapos sila ng konti para makapasa sa board exam. Now, yun po yung mga para teachers. So para sa ano mga para teachers? May mga areas kasi sa Pilipinas class na hirap makakuha ang DepEd ng mga lisensyadong mga teachers. Anong halimbawa niyan? Mga remote areas, yung mga malalayong lugar, yung mga lugar na kailangan mong tumawid ng dalawang ilog, dalawang bulkan, dalawang dagat, dalawang bundok, meron pang kumunoy bago ka makarating sa school. So may mga ganun po mga areas in the Philippines. Aminin po natin, marami pong mga ganun. And yes, may mga teachers pa rin na na-assign sa mga lugar na yon. Sila po talaga yung mga bayaning mga teachers po talaga natin. Na dapat sila po talaga yung pinakahinahangaan po natin dahil sa kanilang sakripisyo for the sake of our students po natin. Para sa ngalan ng edukasyon. And aside from those places, mga remote areas, they will also be assigned in ARMM, na ngayon ay BARM na. Ayan, so sa mga areas po na yon.
Okay, dahil kulang ng mga teachers doon, kukunin po yung mga para teachers from those who failed the LET. Pero hindi po lahat ng nagfail ay pwedeng maging para teacher. Pipiliin lang po. Only those with a rating of 70 and above but still below 75. Ibig sabihin, from 70 to 74.8. Ayan. Sila po yung pwedeng ma-qualify as a para teacher. Kasi I believe wala pong 74.9, 74.7, 0.2 po lagi yung madalas yung final rating po. So, yun po. Kinapos sila ng konti kaya hindi sila nakapasa sa board exam. Pero pwede sila nga ma-qualify as para teacher. Kaso nga lang, they will be assigned in malalayong lugar. Mga remote areas, malaking hirap puntahan. So therefore, our answer would be letter D, yes. Pero only if the rating is 70 and above. Ibig sabihin, hindi po lahat ay pwede. Hindi po lahat ay pwede. Yes, the para teachers fail the board exam, but not all those who fail the board exam can be qualified as a para teachers. Only those with a rating of 70 and above, but still below 75. Kasi pag 75, hindi ka na pwede doon. Siyempre, magpaparang ka na kung passer ka. Pero ito ha, in CBRC, if ang goal mo lang ay 75, mas sabi nga ni Sir Carl, mas mabuti na lang na bumagsak ka na lang o 75 lang. Why? You will bring 75 all your life. Okay. Kung mangangarap ka naman lang at kung ikaw ay magsisikap naman lang na na maging licensed professional teacher, wag lang yung mababa lang. Mangarap ka na ng mataas. Ayan. Para in case kapusin yung pangarap ka sa pangarap mo, at least ma-adjustment pa rin. Diba, Lord, pahingi po ng 95. O ngayon, medyo kinapos ka ng konti. Sabi ni Lord, babaan ng konti. O, naging 90 yung 95 mo. So, humingi ng mataas. Wag na sa ano. Wag na ng mababa. Kasi pag sinabi mo 75 lang, Lord, sabi ni Lord, bawasan natin ng konti. O, naging 72. O, taasan na natin para sigurado. Ha? Ayun. Okay. So, sino po yung mga ano? Chat nyo nga yung mga scores po ninyo. Yung mga scores po ninyo. Ayan. Ayan. Ayun. Mga scores po natin. Musta po yung mga scores po natin? Ayan. Ilan po yung score natin out of 9? Yung mga taong bayan. Ayan. And maraming salamat pa rin po sa mga nagsisend ng stars. Pamina, ilan na po yung naipon natin na stars? Naka 1 million stars na ba tayo? Naka 1 million. Ayan. 1 million stars. Pwede na pala akong tumigil sa magle-lecture na may 1 million. Magnegosyo na ako. Okay. And again, always sabihin to sa inyo, libre lang mangarap. Kaya kung mangangarap ka naman lang ding, taasan mo na. Ha? Eh, kaya nga ang tagline natin ng CBRC, where the dream and the dreamer become one. Because CBRC really does make it happen. Really do make it happen. Parang ganon. Ginagawang possible talaga ng CBRC yung mga akala mo dati imposible. Halimbawa ako, hindi naman ako honor student, hindi naman po ako cum laude, ordinaryong estudyante lang naman po ako, pero imagine mo, I was able to top the board exam, not just top 10 but top 2. So kung kayo, mas magaling kayo sa akin sa college, hindi mas malaki yung chance ninyo mag-top sa board exam. Ako nga, chill-chill lang ng college. Absent lang, pero I was able to top the board exam. Kaya sigurado ako na mas kayang-kaya nyo. Okay? Ayun. Let's go to question number... yan, before tayo sa ano pala, before tayo sa question number 10, may konting drills na ako ibibigay sa inyo. Choose me. Ayan. Ayan. So, pili po kayo. Higher Education Act of 1994. Mabilisan lang to, ha? Mabilisan lang to. Sagot dyan, RA 7722. Oh, next. Centers of Excellence in Teacher Education. Ano kaya yan? RA 7784. Next, presented the four pillars of education. Is it the UNESCO or the TESDA? It is the UNESCO. UNESCO. Ayun. Decree, professionalizing teaching. 1 over 9 daw kasi late nakapasok. Okay lang yan. Hindi counted yung na-late ka. Okay. Next, Governance of Basic Education Act of 2001. Ano po kaya ito? Ayan, RA 9155. Next, Magna Carta for Public School Teachers. Ano po ba yan? RA 4670. Mabilisan lang to, ha? Mabilisan lang to. Ayan. Next, Education Act of 1982. That is Batas Pambansa bilang 232. Ayun, memorize ko pa yung mga yan. Ay, next, Enhanced Basic Education Act of 2013 to be complete. Ayan, RA 10533. Next, Philippine Teachers Professionalization Act of 1994. Yung pinag-usapan natin kanina, RA 7836.
RA 7836. Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. That's RE6713. So nandito po nakasulat yung mga dapat mo mga do's and don'ts kung ikaw ay isang government employee or official. Amendments to RE7836, that is 9293. That's RE9293. Next, TESDA Act of 1994. TESDA, that's 7796. TESDA. Ayan. Next. Number 10. Ayan, number 10. Ayan. Sana ay ano, sana ay na-refresh po tayo ng konti sa mga ano po natin, yung mga question, free questions po natin. So we will end ng 7:15. Ay anong oras na ba ngayon? 7:04. So we still have 10 minutes left. Okay lang ba, Ma'am Mina? 7:15 kasi naka-start ako ng ano, yung 6:15. Okay lang ba? Ayan, kung andyan kayo, Ma'am Mina or Sir JR, okay lang. Continue ko na ha? Until ano? Ano, until 7:15. Ayun. Next, is it professional for a teacher to receive gifts from the students and the parents? Ibig sabihin daw, okay lang ba sa isang teacher na tumanggap ng regalo mula sa kanyang mga estudyante or sa mga magulang ng mga estudyante? So anong sasagot mo doon? Letter A, not at all. So wag kang tumanggap. Ganun. Tanggihan mo kahit na house and lot pa yan. Letter B, no, especially if done in exchange for requested concessions. Ibig sabihin, wag, especially kapag may hinihinging kapalit doon sa iregalong ibibigay sa'yo. Letter C, yes, if deserved. Deserve ko to, ganon. Yes, if ano, yes, if ma, ano tawag dito? Yes, if ano naman, karapat dapat ka naman sa regalo. Pinaghirapan mo, ganon. Letter D, yes, in season and out of season gifts. Meron ba ganon? In season yung mga Christmas gifts, mga ganun. Ano yung out of season gifts? Hindi ko alam kung ano. So ano po ba yung sasagot mo? Now, sa Code of Ethics po, we are not allowed, teachers are not allowed to receive gifts, especially in exchange for requested concessions. Bakit po? That would be, ano po, pwedeng pangmulan po yan ng bias, ng biases. And so of course, limbawa, pag yung mga magulang, lagi kang binibigyan ng regalo, syempre parang, as a teacher or as a human, as a tao, parang iisipin mo, ay, may utang laloob ako sa magulang neto. So, sige nga, ano na lang ako neto, hindi na lang ako, ang tawag dito, tatanggapin ko na lang to, tapos ano na lang, ipapasa ko na lang tong anak niya. Kahit na mahina yung performance ng anak niya, kahit ginawa ko ng lahat, binigyan ko na ng remedial, kung ano na nung binigay kong interventions, pero nahihirapan pa rin, ipasa ko na to kasi binibigyan ako ng regalo. So yun po yung pwedeng pagmula ng bias. Tandaan nyo, ito yung tip ko sa inyo sa board exam. Marami pong mga tanong sa board exam na itatanong sa inyo kung ano yung tama at mali. Simple lang, choose kung ano yung pinakamagandang gawin ng isang teacher. Kahit na sa totoong buhay, hindi yun yung toong sagot mo. Halimbawa, ang tanong sa board exam, bakit ka nag-teacher? Ang choices, A, dahil sa sahod, na aminin natin, yan talaga yung gusto nyo. Letter B, dahil sa benefits, na aminin natin, isa din sa importanteng reason yon. Or letter C, ang reason nyo, para makatulong sa kapwa. Ayan, di ba? Para makatulong sa kapwa. Letter A, sahod. Bakit ka nag-teacher? Letter A, sahod. Letter B, dahil sa benefits. Or letter C, para makatulong sa kapwa. Of course, kahit na ang totoo, para sa sahod, aminin nyo na, sasagot ninyo, para makatulong sa kapwa. Ganon. Kailangan ganon tayo sa boardism. Kailangan itago yung mga sungay, ilabas, itago yung sungay, ilabas yung mga hilo. Alam mo, sangil? Parang ganon. So, ganon dapat. Okay? Klaro po tayo. Ayan, may 4K viewers na po tayo as of the moment. Sobrang dami na po nating viewers, mga baby. Bilang vlogger. Ayan. For today's video, ganun. Okay. Let's go to next question po natin. Let's go to the next question. Ayan. Kasi meron pa tayong 7 minutes remaining. Ayan. You can still send stars or you can still place your orders while ongoing po yung ating live. Ayan. Sobrang dami na ata ng mga nag-order ng mga books po natin. Huwag kayong mag-alala, siguradong legit yung mga libro po natin na yes, hindi ko sinasabi sa inyo na mga na word for word lalabas yung mga nasa questions natin, but definitely it will train you how to think critically, especially yung mga prof ed books natin. Tuturuan kayo kung paano mag-isip talaga ng mabuti para maging ready for the upcoming board examination. Okay? Let's go to number 11. Under the RE7722 or the Higher Education Act of 1994, which agency ba ang in charge sa supervision and management of teacher education institutions or colleges of education in the country? So ano daw ang
ang agency na in charge sa pag ano po sa pagmamanage ng mga colleges and university in the Philippines. Okay, is it A, the CHED, Commission on Higher Education, letter B, the Board, Professional Board of Teachers, letter C, the Teacher Education Council, letter D, Department of Education? We will not answer letter D. Why? Letter D, DepEd is in charge of basic education. Ang hawak po niya, elementary, kinder, junior high, senior high, ALSPED, yun po yung hawak niya, including alternative delivery modes. Now, hindi din si Teacher Education Council. Ano ba si Teacher Education Council? The Teacher Education Council ay in charge po sa pagpili ng mga centers of excellence in teacher education dito sa Pilipinas. And naalala ko pa, actually on the spot yung ano natin, rationalization natin ngayon. Dire-diretso na to. Ayan, buti na lang naalala ko pa, hindi pa ako nahirapan i-discuss. Ayan, sana po may natututunan po tayo for today's video. Okay, letter B, we will not answer Professional Board of Teachers kasi po, Professional Board of Teachers, sila po yung in charge naman sa pag-develop ng board examination, yung ating pag-revoke ng mga license after due process dun sa mga violators ng Code of Ethics, so sila po yun. Ayan, hindi po nila trabaho yung higher education. It is the job of the CHED or the Commission on Higher Education to manage the teacher education institutions or colleges in the Philippines. Lahat ng colleges, not only education. Okay? Klaro po tayo dyan. Let's go to number 12. Let's go to number 12. Ayan. From the Constitution, what is the condition for allowing students to be taught religion in public schools? Ano daw yung condition para maalaw na maturuan ng religion ang mga estudyante po natin sa public schools? Ganito po kasi, based on the Article 14 of the 1987 Constitution, okay, which states that the state shall protect and promote the rights of all citizens to quality education at all levels and shall take all appropriate steps to make such education accessible for all. Sobrang haba, di ba? Ayan. Nakasahad po doon na ang pagtuturo po ng religion sa public schools ay optional lang. Optional lang. Ibig sabihin, hindi po pwedeng turuan, ipilit na ituro ang religion sa mga public schools. It is not a part of the curriculum. It is not a curricular subject. Hindi po siya part ng curriculum. Therefore, wala pong grades na involved kapag religion. Kapag public school ang pinag-uusapan, ha? Ibang usapan kapag sectarian schools or mga eskwelahan na hawak ng mga Catholics, ng mga Baptists, mga Adventists, mga ganon. So ibang usapan 'yon. So yes, optional lang po siya. Ano bang requirement diyan? Kailangan merong permission. Saan galing yung permission? Pwede bang ang bata yung mag-decide para sa sarili niya? We are talking about basic education. Therefore, ang mga estudyante dito, minor de edad pa lang. Minor de edad pa lang. So, kailangan natin ng permission ng kanilang magulang. And sir, anong klaseng permission? Hindi pwedeng permission lang na verbal. It should be written permission. Therefore, permission in a form of a letter. Permission in a form of letter. Now, in public schools natin ngayon, ako actually hindi ko na naranasan yan. Tinuro na lang si religion nang wala ng permission. Pero nasa constitution pala talaga na kailangan pumayag muna yung magulang na ituro yung religion. Question, anong religion pa ang pwedeng ituro ng sa mga public schools? Anong religion kaya? Ang sagot po doon, kahit na anong religion, hindi lang po Katoliko. But most of the time, Catholics po yung pumapasok kasi predominantly, the Philippines is a Catholic country. Predominantly. Ayan. So, most of the Filipinos, yun talaga pinakamarami dito, mga Roman Catholics. Kaya most of the time, sila yung pumapasok sa mga public schools. But actually, pwede po kahit anong religion ang pumasok sa mga public schools. Ang kailangan lang dyan, yung permission ng mga magulang in a form of a letter. So, written permission po yung kailangan po natin. Ayan. So sana po ay klaro po tayo dito sa pagtuturo ng religion sa ating mga public schools. Ayan. And sana worth it po yung ating oras for tonight, for today's video. Ganun. Ayan. Okay. Ayan. Let's go to the next question natin kasi we have konting oras na lang na natitira. Number 13. The provision of academic freedom is applicable for teachers in blank. Actually, not for teachers but for schools in anong klaseng schools daw ang pwedeng bigyan ng academic freedom based on the constitution. Ang sagot po natin dito, mga schools na covered ng academic freedom, colleges and universities. Ano ba yung academic freedom? Ganito po, yung mga colleges and universities po in the Philippines, they have the right to determine
on academic, based on academic grounds, kung ano yung gusto nilang qualifications or requirements para sa mga students or mga faculty members na gustong pumasok sa college or university nila. Halimbawa, ang isang college, halimbawa UP, nag-set sila ng entrance examination bago ka makapasok sa school nila. Kailangan mo pa maipasa yung entrance exam or else hindi ka makapasok. Sa ayaw at sa gusto mo, wala kang magagawa. Kasi nga, kailangan mo siyang ipasa. And sir, pwede ka bang magreklamo as a student na ano, bumagsak ka, hindi ka pinapasok? Of course, no. Kasi nga, ang tawag dyan, academic freedom. May karapatan kasi college na tanggihan ka kasi hindi ka pasok sa qualifications nila. Okay? Now, napansin nyo din po ba na sa mga colleges and universities, may mga instances na may mga sobrang tandang instructors or professors na mga retired teachers na pero nagtuturo pa rin sila sa mga colleges and universities. Yes, allowed pa rin po yun kasi nga meron pong academic freedom nga sa mga colleges. Therefore, kahit na matanda na po yan, as long as expert siya dun sa field niya at kaya pa naman yan magturo at allowed naman siya ng school, gusto siya ng college na yon or ng specific university na yon, wala pong problema. Hindi po makikialam ang gobyerno. Kasi yun po ay academic freedom ng college. Okay? So yun po ang grant sa mga colleges and universities in the Philippines. Kaya nga, merong entrance exam at wala kang magagawa kung hindi po nga pumasa sa entrance exam. May mga interview pa, may mga other qualifications pa na kailangan mo i-comply. And if you are not able to comply all of these qualifications or requirements, hindi ka pwede makapasok. Okay? And hindi ka pwede magreklamo unless you were able to comply all the requirements na ipasa mo yung entrance exam pero hindi ka tinanggap, eh pwede kang magreklamo nun. Saan ka magreklamo? Commission on Higher Education. Kasi ang pinag-uusapan natin dito ay colleges and universities. Ayan. And let's go to the final question natin for tonight. Sige, ano na lang, dalawa para ano, 15 questions tayo lahat. Tapusin natin to. On which policy is RE 4670 known as the Magna Carta for Public School Teachers focused? Ano ba ang focus ng Magna Carta? Okay. Ano bang focus ng Magna Carta? Ang Magna Carta po, this is a law intended to provide for the benefits, salaries, mga privileges na binibigay sa mga public school teachers. Okay. Again, public school teachers. And this is the reason kung bakit ang sahod sa mga public schools ay standardized. Okay, standardized. Ibig sabihin po, kahit saang lugar ka pa sa Pilipinas, kung teacher 1 ka, pare-parehas kayo ng rate ng salary. Doon na lang magkakatalo yun sa mga allowances. Ayan. Anong purpose po ng Magna Carta is to attract the best and the brightest in the field of teaching. Okay. And the purpose is to promote the socio-economic status ng mga teachers natin. Ibig sabihin, ma-uplift natin yung kanilang level ng pamumuhay para hindi masyado maghirap yung mga teachers. Para maging ano sila, mas maging... ano tawag, maging proud sila na sila ay teachers at mas ganahan silang magtrabaho kasi okay yung sahod nila. Although in reality ngayon, medyo kulang na po talaga, which is why yun ay sa mga pinaglaban talaga ni Sir Carl nung siya ay tumatakbo. Gusto niyang ma-increase yung sahod ng mga teachers, gusto niyang mabawasan yung workload kasi aminin natin, sobrang kawawa ng mga public school teachers ngayon. Workload and the salary, hindi na po talaga siya enough for the prices na mga bilihin natin ngayon kasi alam niyo po, sobrang taas ng inflation rate natin ngayon. Kaya and sobrang baba nung tagal ng pag-increase ng salary nila. Kaya nga okay, may mga lawyers po na or mga legislators na gustong i-amend na si RE 4670 or repeal. Kasi sobrang tagal na po nito na implement po si RE 4670 na noong pagbukas ng Third Republic. Ibig sabihin prior to Marcos period pa lang tsaka na implement si RE 4670. Sobrang tagal na niya. Sobrang tanda na ng batas na to na aminin natin, may mga parts ng Magna Carta which is hindi naman talaga na-implement. Which are hindi na-implement. Halimbawa, yung overtime pay. So, hindi po yung na-implement in reality kasi nakaset na po yung budget ng DepEd for the salaries every year. Nasa ano po yan? National budget po natin yan. Kaya, siguro kailangan talagang ano, ma-amiendahan para naman hindi sobrang kawawa ng mga teachers kasi mga teachers ngayon, aminin natin ang mga public school teachers puno ng loan, maraming mga utang-utang kasi nga hindi na nagsasapat yung sahod nila. So, ayun, sana ilaban po ng mga legislators po natin na mabigyan po ng sapat na ano po, na benefits at sahod yung ating mga teachers kasi ayan, and para sa mga other professions, sana nagsasabi na parang, "Uy, bakit kayo mauuna? Mga teachers lang naman kayo." Tandaan niyo po, hindi ka magiging engineer, hindi ka magiging nurse, hindi ka magiging doktor, hindi ka magiging midwife or kahit na anong profession. Professional kung hindi ka dumaan at hindi ka tinuruan ng isang teacher. Ayan.
Okay? So, paano na lang pag naubos sa mga teachers sa Pilipinas, ayaw na magturo ng mga Pilipino. Okay? Let's go to the last question for this evening. Maraming salamat po sa pakikinig. Maraming salamat po sa mga nag-seven stars at sa mga order, umorder ng libro. Yes, pwede pa pong umorder ng libro ngayon. Ongoing pa po. Ayan. Number 15. What is the concrete proof that a teacher as a public servant or official has violated RE 6713 mandate to demonstrate modest lives appropriate to their position and income? So ano din daw sa mga sumusunod ang nagpapakita ng isang teacher na ang teacher ay na-violate yung RE 6713 or the Code of Conduct and Ethical Standards for Code of Conduct and Ethical Standards for public officials and employees. Saan ang nagpapakita na vinayolate niyo yung condition or provision na nagsabi kailangan ng mga empleyado ng gobyerno at opisyal ng gobyerno mamuhay na appropriate sa sahod nila at sa posisyon nila. Kasi may ibang mga government officials na parang ganito lang yung sahod pero ang gara ng pamumuhay. So magtatanong ka kaya nga may mga nakakasawan sa sandigan bayan na mga ganung mga cases. Ayan. So corruption, mga ganun. So saan natin masasabi na na-violate niyo yon? The answer would be letter A, extravagance and instant, actually ostentatious wealth. Yung parang ganoon. So parang maluhong pamumuhay, masyadong luxurious na pamumuhay na hindi fit sa ano niya, hindi fit sa sahod niya. Limbawa, teacher 1 pa lang siya pero tapos wala naman silang negosyo, wala naman po silang, or principal siya limbawa, wala naman silang negosyo, wala naman siyang ibang pinagkukunan ng income pero grabe yung bahay, mansyon, tapos ang gagara ng mga kotse, lima yung kotse. So syempre, kaya nga may term tayo na ill-gotten wealth kasi marahil hindi natin alam kung saan niya nakuha yung funds para ma-provide po yun. Unless may mga iba nga siyang pinagkukunan ng mga funds. Pero that is a violation of the RE 6713 kasi kailangan mamuhay tayo ng akma dun sa posisyon natin at sa sahod po natin. Unless nga, kaya mo naman talaga kasi meron kang businesses, may-ari ka ng kumpanya pero teacher ka sa public school. Halimbawa, trip mo lang talaga magturo sa public school, wala kang ano, bored ka sa buhay, ayaw mong i-manage yung kumpanya ninyo, mga dragon company, mga korporasyon na pag-aari ninyo, tapos gusto mo maging teacher kasi wala kang magawa sa buhay. So pwede po 'yun. Ayan. Okay, and that is our last question for tonight. Huwag mag-alala kasi marami pa pong susunod sa mga free live lecture po natin. Pero again, please mag-enroll kayo with CBRC if you want more. If you want the complete review program na siguradong swak na swak sa budget and of course, swak na swak para sa ano, para mabigay sa inyo yung pinaka-best na preparation for the board examination, please choose Dr. Carl Balita, Review Center or CBRC. Hindi po kayo magsisisi at maraming salamat po sa mga nag-send ng mga stars. Baka naman po, may gusto pang dumagdag dyan. baka na gusto nyo pang dumagdag ng mga stars po dyan. Alam nyo na. And yes, pwede pa po kayong umorder ng libro. So we will wait for ano mga 2 minutes before natin end. Ayan, so maraming salamat po. Thank you so much po sa mga nakinig. Abangan nyo po yung announcement ng CBRC sa mga susunod po natin na mga free live lectures. And kung gusto nyo po talaga ng legit na mga na content, dito na kayo sa CBRC kasi siguradong yung content po na ibinibigay namin sa inyo ay dumaan sa research. Hindi lang po opinion lang namin yung aming sinasagot sa mga questions. Lahat po ay dumaan sa research at dumaan sa debate ng mga faculty members bago po kami makapag-decide sa iisang tamang sagot per question. So maraming salamat po. Maraming salamat sa pakikinig. Maraming salamat sa mga nag-send in stars. Again, this is Ray Aranas, top 2 of the September 2017 licensure examination for teachers, signing off for today's live free let review. Maraming salamat. God bless and pwede ba kayo mag-send ng stars? Ayan. This will all be for the po namin, yung aming project which to provide more free review sessions para po sa lahat. Maraming salamat po and Sir JR, okay na po ako. Maraming salamat. Thank you guys.